sa bundok ng Siyon. Haanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa ay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Panginoon na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahang nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At ayon sa pangako na kanyang pinitawan, sa matuwid na landasay, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang kamay ko at ang sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lagi at mananahan. Lagi ako mananahan sa bahay ng Poong. Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagbalik si Jesus tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming taong na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namanga ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalakad na ang mga pilay, at nakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mahalagad at sinabi, nahabag ako sa mga taong ito, sabagat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y palising gutom, baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mahalagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus.
sa kanila. Pito po, sagot nila. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At ang tipunin nila ang mga tinapay at lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo kayo. Si Jesus ay nagpagaling sa mga may sakit at nagparami ng tinapay at isda. So, dalawang bagay ang nagpagaling sa mga may sakit. No? So, huwag kayong magkakasakit. Kung kayo'y may sakit, humiling ng panalangin sa harapan ng Poong May Kapal. No? Humiling sa Diyos. Manalangin sa Kanyang awa at pagmamahal. No? Kaya maliwanag po na ipinamamanig sa atin alin na ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasakit. Ano? Dapat maging maliwanag sa atin yon. Kaya, iingatan ninyo rin ang inyong katawan. Ano? Kakain ng sapat na pagkain. Kakain ng gulay. Ano? Kakain, huwag masyadong matakaw. Ano? Nakamamatay din yung matakaw. Ano? Kasi kapag masyado kang matakaw, dadami din ang sakit mo, no? So, kaya sapat na yung tamang pagkain, no? Yung ikaw ay nabubusog na, no? Titigil ka na sa pagkain. Ngayong panahon na ito, wala namang sa ating namamatay sa gutom, no? Siguro yung iba'y namamatay sa sobrang pagkain, no? Sabagat marami ngayong mga sakit na gawa ng ating mga kinakain, no? Kasi sobra, no? Sobra sa pagkain. Pero yun ay huwag nating kalimutan, ano? At yung patuloy po nating hamon, lalong-lalo na po pag-araw ng Webes, bukas, ano? Tayo ay palaging nananalangin para sa mga may sakit, no? So magdasal tayo para sa mga may sakit. Lalong-lalo na sa tulong ni San Martin. Ano? At ngayon din sa banal na misa na ito, panalangin natin ang lahat ng mga may sakit. Ano? Kaya nga mamaya, sa banal na pagdiriwang ng misa, anong sinasabi natin? Ano? Kapag sinabi ng pari na ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging, anong sinasagot ninyo? Sabi-sabi nga, ano sinasagot ninyo? Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Sinong tutuloy? Hindi, magpatuloy eh. Sinong tutuloy? Si Jesus ang tutuloy. Kanino tutuloy? Yon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit kasi tatanggapin natin sino? Oh, sa pamagitan ng sakramento ng komunyon, no? Sa kanyang katawan at dugo. At maliwanag, ngunit si isang salita mo lamang ay okay, gagaling na ako. No? Kaya maliwanag po, ano? Nais ng Diyos sa tayo ay gumaling. Pero, huwag natin kalimutan din, ito rin po yung ikalawang puntos, ano? Yung hayaan nating magpatuloy si Jesus sa atin. No? Katulad ng kanyang ibinigay na paghahati-hati ng tinapay at isda para mabusog yung mga tao. No? Nais rin ng Diyos sa tayo mabusog. Hindi lamang ng kanyang salita. No?
Ngunit ng kanyang katawan at dugo, ano? Kaya nga bahagi natin idudulog natin, ano? Ang kanyang katawan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Dapat palagi nating pinapatuloy si Jesus, ano? Lalong-lalo na kapag kayo sisimba pag araw ng Linggo at piyestang Pangilin. Ngayon ay kapanahunan na ng so darating ngayon ay Advento na, no? Ilang araw na lamang at panahon na ng Kapaskuhan, no? Huwag nating kalimutan na tayo tumatanggap ng mga regalo, no? Nagbibigay rin kayo ng regalo, no? Pero alam niyo ba yung isang pinakamahalagang regalo na ibinibigay sa atin, no? Yung ibinibigay ng regalo ng Diyos, no? May regalo din ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Ano regalo ng Diyos? Ano, buhay, pero baka kaya lang tayo nagkamit ng buhay ay alin? Gawa ng ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sinong kanyang bugtong na anak? Si Jesus. Hindi lamang 2,000 years ago, no? Hindi niya lang ibinibigay si Jesus 2,000 taon na nakalilipas. Ngunit patuloy niya ibinibigay sa atin kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, no? Kapag kayo ay tumatanggap ng komunyon, iyan ang regalo ng Diyos sa atin, ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang katawan at dugo. At huwag mo natin kalimutan, ano? Maring tayo naging masaya sa mga regalo na tinatanggap natin. Pero huwag natin kalimutan na ang lahat ng ito ay nagsimula saan? Sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak. Kaya ngayon pinagdiriwang natin ngayong kapanahonan ng Kapaskuhan ni Ellen, ang kapanganakan ni kasi yun yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang sariling anak, para magkamit tayo ng hindi lang basta buhay, ngunit buhay na walang hanggan. Kaya huwag natin kalimutan yung dakilang regalo na yun. At sana po maging bahagi ng ating pagkilos sa ating pagdalo, lalong-lalo na kapag araw ng Linggo at Piyestang Pangilin. So kasama sa Piyestang Pangilin, bukas, ano, ay tawagin po natin ay December 8. Anong pinagpipiyesta natin sa December 8? Immaculada Conception or Immaculate Conception. Ano? So December 8, December 25, ano yung December 25? Pasko. At saka January 1. Ano? So yung pinagbibesa natin ng January 1 ay hindi lamang bagong taon. Ano kung nagtigit sa latihalin? Yung si Maria bilang ina ng Diyos. Ano? So itong tatlong ito, kasama na rin yung ating kabistahan ng ating patron. Kailang yung ating kabistahan ng ating patron ay pinagdiriwang naman natin ng araw ng Linggo. So, walang problema kung kayo palaging nagsisimba pag araw ng Linggo. Nagsisimba ba kayo pag araw ng Linggo? So, ito yung iniiwanan ko sa inyo, ano, para sa araw na ito. Una, ay nais ng Diyos na kayo ay ano, yung unang punto natin, anong sabi ko? Nais ng Diyos na tayo ay nakalimutan nyo na. Anong nais ng Diyos sa atin? Ang nais ng Diyos na tayo ay nakalimutan nyo na yung pinag-uusapan natin. Anong gusto ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na kayo magkasakit? O anong gusto ng Diyos sa inyo? O gusto ng Diyos na kayo ay maging magaling, gumaling, no? Pero maging magaling. Sabihin nyo nga, gusto ng Diyos na ako ay gumaling. Gusto ng Diyos na ako ay gumaling. Oh.
Pangalawa ay gusto ng Diyos na tanggapin natin ang kanyang dakilang regalo. Anong dakilang regalo ng Diyos? Anong dakilang regalo ng Diyos? Ang kanyang bugtong na anak na si? Oh, so una, ano yung una? Gusto ng Diyos na? Pangalawa, gusto ng Diyos na? Tanggapin natin si? Saan? Oh, sa komunyon, ano? Kasi yun ay pagtanggap kay Jesus, hindi lamang si Espiritu, ano? Tinatanggap din natin sa Jesus kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ano? Pero hindi lang sa Espiritu, ngunit katawan at dugo, ano? At ito yung bilog natin sa kanyang harapan. Tumahimik po tayo sa mandali para sa ilang minuto ng pagdinilay. Magsitayo kayong lahat. Mga kapatid, nung unang dumating ang anak ng Diyos, marami ang nagpababaya at sila'y umani ng paghuhukom ng Panginoon. Manalangin tayo sa Ama upang sa ating pagsalubong sa dakilang kabistahan ng pagkatawang tao na Jesus, tayo hindi magkulang sa ating mga tungkulin. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming matapat sa iyo. Ang iyong simbahan sa lupa ay liwanag na tumatanglaw sa daigdig na balot ng kadiliman. Taglayin nawa namin, Papa, mga obispo, pari at pinunong laiko ng ningas ng pananasang magpayag sa iyong salita. Dumadalangin kami sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Ang pamahalaan ng aming bansa ay itinatag mo upang maging sandigan ng mahihina at inaapi. Ipapadala mo ang iyong banal na espiritu sa aming mga ninuno upang pansinin nila ang kaharian ng mga mamamayan para sa kaunlaran, katarungan at pagkapantay-pantay. Dumadalangin kami sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Sa mga magulang ay ipinagkatiwala mo ang pag-ubog sa mga taong may banal na pagkakatakot sa iyo. Saklolohan mo ang mga pamilyang nagsusumikap na mamumuhay ng tapat sa iyong mga alintuntunin upang sila'y maging mumunting takapag-alala ng iyong kalinga. Dumadalangin kami sa iyo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Kaming lahat ay inayayaan mo sa isang makaulugang buhay. Akayin mo ang lahat ng naririto ngayon upang lubos na maganda sa iyong pagdating sa pamamagitan ng panalangin at mga sakramento. Dumadalangin kami sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Mahal naming Diyos, minarapat mo kami ituring sa mga anak mong sa Jesus na nakipamuhay sa aming piling. Sa pagaganyak ng iyong mapagampong pagmamahal, tanggapin mo sana ang mga kahilingan ito upang kami lumago sa katapatan sa iyo.
at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at sa iyong pagdating ay mailantad nawa namin ng buong kasiyahan ang aming mga sarili. Hindi rin namin ito sa ngalan ni Jesucristo, ang anak mo, na namumuhay, nagahan kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabay niyang banal. Please repeat after me. Ama naming lumikha. Ama naming lumikha. Tunghayan mo ang mga alay. Tunghayan mo ang mga alay. Na nasa dambana. Na nasa dambana. Ngayon kami naghahain. Ngayon kami naghahain. Para si San Nicolas ay magunita. Para sa San Nicolas ay gunita. Sa ikapagpapatawad. Sa ikapagpapatawad. Ng aming mga kasalanan. Ng aming mga kasalanan. At sa ikatutupad. At sa ikatutupad. Ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Pangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinarangal mo sa aming sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa magitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin si kararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pala ang napalit.
manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Naman matapos ang apunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkabatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bunitain sa ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo at sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Nicolas, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. 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 Upang huwag nating kalimutan na nais ng Diyos na tayo ay palaging malusog, at nais ng Diyos na siya ay palagi nating tanggapin sa sakramento ng banal na Eukaristiya. Yeah.
sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin nyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Humanay na po kayong lahat. Dalawang pila po, kumari. Meron pong isa doon. Thank you.
kapayapaan mong giliw. Sa Biyernes po ay day of obligation. Kung maari po ay magkaroon tayo ng panahon para tayo makapagsimba. December 8 po ay days of obligation. May dalawa po tayong misa sa parokya. Isang alas 8 at isang alas 8 sa umaga at alas 7 sa gabi. Magsitayo po ang lahat. Please repeat after me. Ama naming mapagmahal. Ama naming mapagmahal. Kaming nagsipakinabang. Kaming nagsipakinabang. Ay dumadalangin. Ay dumadalangin. Ang pinanaligan. At pinananaligan. Nang uliran naming si San Nicolas. Ang ularin naming si San Nicolas ay may pahayag namin. Ay may pahayag namin. At ang itinuro niya. At ang itinuro niya ay magawa naming ganapin. Ay magawa naming maganapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magpalain kayo ng mga pangyariang Diyos. Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsapit ng dilim, oh, magpasalamat.